Curious lang ako, kabahay, ilang beses ka na bang nag-house visit dito sa General Trias Cavite para maghanap ng affordable single attached house? Good news mga future home buyers and kabahay, meron kaming affordable na single attached house. Yes, kabahay, pinaka-affordable nga itong single attached house dito sa General Trias Cavite. And very accessible pa ang location dahil walking distance lang ang Calax. Walking distance ang Open Canal, di ba? Very accessible to Manila. And napakalapit sa pinakamalaking SM dito sa Cavite. Sabay-sabay tayong mag-house tour dito sa pipictured naming single attached house. Hello again mga future home buyers and kabahay. Again, this is Randy Salvador. Of course, my wife, si Julian Salvador. This 2024, kami pa rin po ang susi at tulay patungo sa pangarap niyong bahay. Welcome to Lanelo Heights, located at Barangay Pasong Kamatsili 2, General Trias Cavite. Ito nga ipipictured natin today. Isa, Chelsea, single attached house na may loft area na 66 square meter. And the floor area is 14 square meter. Merong 2 bedrooms, 1 toilet and bath, 1 mini balcony, of course, car garage. Dito po yan, dito yan sa Lanelo Heights. Of course, flood-free ang community. Makita nyo naman po kanya, napakalapit po sa lahat ng kailangan nyo. Sa mga nag-work Manila, very accessible po ang location. Start na nga tayo, house tour dito kay Chelsea, single attached house dito sa Lanelo Heights. So ito, tara dito tayo. So ito nga si Chelsea, single attached house, may 66 square meter na lot area to. Ibig sabihin, meron tayong provision, of course, for car garage, of course, for landscape garden, di ba? Yung space natin na yan. So, meron pa tayong cute na mini balcony na pwede tayong mag-relax every after work natin, mag-muni-muni sa ating mga bayarin. Just kidding aside, mag-muni-muni sa ating future, di ba? So, dito po yan sa Lanelo Heights. So, mga naghahanap ng ready for occupancy, single attached house, meron po tayong tatlong models dito na ready for occupancy. So, tira, pasukin natin. Ito si Lanelo Heights, si Chelsea po, mayroon nga siyang parking space. Ito yung space niya eh. So hakbangan natin yung space niya hanggang doon sa pinaka-space niya. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So anim na hakbang natin yung pinaka-space natin dito sa harapan. Ito nga yung pwede yung gawin nating landscape garden. And sa kabilang side is car garage natin, di ba? Then kung makikita nyo, may balcony na nga tayo dito na maliit. Siyempre one single attached house, spire wall, then space sa gilid. So firewall to firewall tayong single attached house. So may space pa tayo rito sa gilid. So yung setback natin dito sa gilid, ito pa yung setback natin sa gilid. Of course, pwede pa tayo maglagay ng garden. Siyempre ventilated din yan kasi may bintana sa gilid. Dito sa likod natin, may setback pa tayong 2 meters dito sa likod na meron din pong bintana and may ventilation din po. Ito naman yung kagandahan dito once mga single attached house. Tara, excited na ba kayong pasukin? Ito sa loob. Tara po. So pagpasok natin dito, complete turnover na nga po ito. So may solid wood tayong gamit na pintuan dito. Pagpasok natin, yan. So pagpasok natin, ito yon. Pagpasok natin, nandiyan yung hagdana na nakalocate. Papasok tayo dito. So ito na po yung pinaka ating living area, of course, the kitchen area natin. Dito sa living area natin, kung makikita nyo, yan, meron tayong mini balcony. Meron tayong sofa set, sala set dito. Naglagay tayo dito, which is dito nga yung pinaka-living area natin. Sa bintana natin, kita nyo naman yung bintana natin. So yung bintana natin is sliding windows nga yan. Sliding windows na rin yan. Pati dun sa kabilang side natin is mga sliding windows po, yung bintana natin dito. So dito yung sala, possible, dito tayo maglagay ng television. Would it value yung for the money? Kasi ang ganda ng location,
Although hindi siya ganun kalaki, to be honest with you, hindi siya ganun kalaki, pero sulit na sulit for 3.7 m. Di ba? Then yan, katulad niya, yung bintana natin, standard din po yung bintana natin kasi nasa 110 cm po ang ating bintana dito. Di ba? Yung sliding windows natin. So dito naman, yung ating pinaka-dining set, which is 4-seaters na nilagay. So napakaliwalas ang ating magiging dining set dito or kahit living area natin. May bintana doon, isa. May bintana ditong dalawa. Di ba? Kahit umaga, napakaliwalas. Di na natin kailangan ng ilaw. So isa sa mga katipid tayo rito sa ilaw. Kasi bakit? I-open lang natin yung mga bintana natin, yung mga bintana kasi single attached house. Ang aliwalas na ng dining area natin, of course, the living area. So, ang laki na naman titipid natin. Gano'n rin ba siya kalawak pala? Ayan, para makita natin. 4.2 meters yung pinaka lapad niya. Yung haba niya naman po is 3.7 meters. So, diyan, dito, masusukat nyo na siya. Pag nandyan kayo sa bahay nyo, pwede nyo siyang sukatin. Gano'n ba siya kalaki? Or gano'n ba kalaki yung sinasabi namin na space pa? Of course, setback sa likod. Ito pa naman yung setback natin sa likod, which is 2 meters nga yan. Kung ayaw nyo nandun yung kitchen natin, pwede natin siya ilagay dito. Kitchen and laundry or laundry area, pwede siya rito kasi kita yung space pa tayo sa gilid, di ba? Ito naman may kagandahan pag single attached house. Ito naman po yung ating kitchen area or lavabo or kitchen countertop. Dito po siya located. Yan, katulad yun, ilagay siyang lutuan dito. May one toilet in bath tayo rito. So dito po siya located sa baba. Ito yung one toilet natin dito. Complete accessories siya. Lavatory, water closet, showerhead faucet, sa kasama siya lahat. And may outlet din po siya rito. Like for example, maglalagay tayo ng hand dryer or heater, meron tayong outlet dito. Then may ventilation din pong bintana. So yung haba naman ng toilet natin dito, yung pinakahaba ng toilet natin dito is 1.8 meters yung haba. Yung lapad niya naman is 1 meter yung lapad niya. Naka-tiles na rito sa may shower area natin. Of course, naka-tiles na rin yung flooring. Pintuan natin is plastic PVC. Of course, dahamba is plastic din po. So, yung kagandahan yan, di ba? Hindi siya ganun kabilis masira. Sa ilalim, ito nga, katulad yan, sa harapan ng sala set natin, dito tayo maglagay ng television. Maglagay tayong parang yung pinaka-wall cuddling natin dito para may design, di ba? Kasi buhos po ang hagdanan natin. Sementado na po ang hagdanan natin. Tubular natin, railing, sobrang kapal. Ang tibay po, inaalugin natin. Walang alog, ba? Isa pa to sa maganda rito, ba? Kasi meron din po tayo ditong glass na magsisilbing source of natural light natin sa may hagdanan, of course, living area to kitchen area. So, ang daming bintana, ang dami natin pagkukuhanan ng natural na liwanag, di ba? Tipid niya. Sa flooring natin is vinyl, hand railings natin, kulay brown and black, combination po siya. Tara po, second floor tayo. Dito sa second floor, ang makikita natin dito is dalawang rooms, then vinyl yung turnover natin, vinyl planks po. Kagandahan yan dito, nakatapat sa hagdanan natin, itong sliding windows na to, nakatapat po sa hagdanan. May glass ka sa baba, maliwanag, may sliding window ka rito sa taas, ang liwanag, napakaliwalas. Then yung lapad ng bintana natin dito is 100 cm yung lapad niya po. First bedroom, ito yung first bedroom, unahin natin yung para sa anak natin. Kung mayroon dalawa tayong anak, pwede siya rito. Ito po yan, first bedroom natin dito. Kwadrado po siya, yung size niya, yung lapad niya po is 2 meters. Yung haba niya naman po is 2.2 meters. Single bed yung nilagay dito. Pero kung makikita nyo, kasi double bed or maglagay tayo ng pinaka double deck po natin. Yan. Kagandahan yan. May bintana din po tayo dito. So yung bintana natin dito, same lang po siya. 100 cm din po. Ang pintuan natin, kahoy po yan. Partition natin, hard flex. Of course, metal paring. So pwede natin adjust ang room. Diba? So this is our master's bedroom. So master's bedroom natin, ito naman yung size niya. Ayan po, yung lapad niya is 2.2 meters. Yung haba niya naman is 3.2 meters. So, laki pa rin po. Tsaka napakasulit nga nito when in terms of location, yung pinag-uusapan natin ang location.
accessibility, napaganda ng location. May bintana tayong isa. May glass pa tayong isa. So, dito sa space na to, pagpasok natin, meron tayong parang nakapaloob pa rito na space. Kung work from home kayo, pwede natin siyang gawing mini office. Of course, si master's bedroom ay may access kay balcony. So, this is our balcony. Halika, misis, pakita natin. So, dito sa balcony, eh, makikita nyo. Nakikita nyo ba yan? So, yan, yan, nakikita nyo. Of course, nakita natin sa drone, ayan yung Calax. Diba? So, katabi nyo lang yung Calax. Yun naman yung kagandahan dito. Diba? Pag-usapan natin, magkano nga ba to? Magkano nga ba si Chelsea single attached house dito sa Lanelo Heights? Available to True Bank in Pag-ibig Financing. Tara, pag-usapan natin. Mga future home buyers in Kabahay, nakita na nga natin si Chelsea single attached house dito sa Lanelo Heights. So, quick recap lang tayo. May lot area nga to na 66 square meter and the floor area naman po is 49 square meter. Merong 2 bedrooms, 1 toilet and bath, car garage and a balcony. So, napakalapit nga. Very accessible ang location. Napaka-prime location. Napaganda ng location nito ni Lanelo Heights. Of course, may available po tayong ready for occupancy sa mga nagmamadaling lumipat. Pwede po to. Available din po ito through financing. Of course, bank and Pag-ibig Financing. Available po to mga future buyers. Lalagay ko po dito sa side ang computation for bank, of course, for Pag-ibig Financing, total contract price, reservation, down payment, monthly down payment, monthly amortization, of course, the recurring income. Ito po siya sa side. Alam ko, magugustuhan nyo to. Pasok din po sa budget nyo. Yan po, di ba? Nakita na nga natin yung computation. Contact numbers namin, naka-flash siya sa screen, and yung mga social media accounts naman po namin, nasa comment in the description po siya. Again, kung ngayon pa lang po kayo napapadalaw sa aming YouTube channel, live subscribe and pindutin nyo yung bell button para updated kayo sa mga bagong videos namin katulad nito. Again, I'm Randy Salvador. Of course, my missis, si Julian Salvador. This 2024, kami pa rin po ang susi at tulay tungo sa pangarap niyong bahay.